ilang kilo ba tong bike ko? Parang around 9 kilos ata, 8. Kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang, di ka mawawalan. Lang madulas. Hi, so bike check tayo ngayon ng aking simpleng-simple lang na all black na road bike. So, by the way, I'm Rodeline Agapito, 20 years old from Marikina City. Andito tayo ngayon sa location. Ang frame ko is Moso 756 TV7. Size small siya, repainted. Actually, siya, powder coat, pero winawax ko siya kasi ang pangit ng pagkamat niya. Then, dito tayo sa cockpit. Yung stem ko, 3T, 100mm. Yung drop bar ko, FSA na 38. Then, sa wheel set, ITM Aero 3.0. Then, yung fork ko, Kinesis, alu-carb siya. Yung seat post, 3T din siya, carbon din. Then, sa saddle ko, Labisi. Sa, yung group set ko kasi magkaiba, halo siya ng Ultegra, tsaka ng 105. So, start tayo sa 105. Ang 105 sa group set ko is yung Trunks, 5800, yung FD ko, tsaka yung STI, 5800 din. Ang calipers ko naman, Ultegra na 6700, tsaka yung RD ko, Ultegra din na 6800 naman. 11 speed siya, yung cogs ko, Ultegra din. Then yung kadena, Shimano, tsaka yung pedal ko, cleats, Shimano din, R540. So, yung battery cage ko naman, carbon din siya, Reynolds. Ang hirap pag naka-carbon din na battery cage kasi ang hirap isok-sok nung bote. Ayan, nakikita naman yung bote, Bitargo, sobrang last pag na ang hirap kasi isalpak yung bote dun sa battery cage. Nakalimutan ko yung meron din ako dito sa drop bar ko. May mga nakakabit sa kanya. Katulad nitong nakakatay ako na speedometer. Tsaka meron akong camera mount para in case gusto kong mag-vlog or may magandang nangyari sa ride, at least mabidyohan natin. So, ayun yung bar tape ko. Ano lang siya, ordinary lang siya na may adhesive tape. And, 1 year na rin sa akin tong road bike na to kasi medyo sulput-sulput lang din ako mag-bike. Kasi, dati rin naka-fixie ako dahil yun yung una ko rin naging bike. Tapos, tsaka ako nag-road bike. At least. Pero, okay naman siya sa akin kasi, ayun, simpleng-simple lang siya, black lang. Kumbaga, pwedeng pambabae, pwedeng palalaki. Hindi siya namimili ng gender. So, ayun, simple lang siya. Shout out sa mga tropa ko sa MRKN Marikina Fixed Gear. Mga tropa natin sa Recta Silangan, mga tropa din natin sa Recta Sikad, sa Kainta, tsaka sa Valenzuela. Tsaka mga tropa ko sa QCCC, Quezon City Circle Cycling Club. So, bukas mag-ensaya pa tayo. Subscribe din kayo sa channel ko, Rod Agapito. Doon ako nagpo-post din ng mga nakukuha ko dito sa na clips dito sa action cam ko. Tsaka follow niyo na rin ako sa IG, Twitter, tsaka Facebook, Rodeline Agapito.
Okay na kaya to? Okay na ba to? Yung mic? Wala. Wala. So, dito tayo sa Marikina Libre. Hi muna ako. Hi! Hindi kayo mag-bike dito. Dito ako madalas eh. Pagkahapon. Madami kasi din nagbo-bike dito eh. Nakikita na naman sa camera ni Sir David. Ilang taon ba? Isang taon na ako nag-road bike. Then, unang bike ko kasi Pixie. Pixie na bakal. Around 2018. Tapos, nag-road bike ako nung nagkaroon ako ng mga tropa na naka-road bike din. Kasi syempre, ang hirap naman nun. Ikaw lang naka-pixie, tapos babae ka pa. Tapos mga kasama mo naka-road bike, naka-MTB, naka-free wheel. Hindi, syempre, dahil sa gusto ko rin makasabay. Oops! Pales! Gusto ko rin makasabay. So, kaya ako nag-road bike. Nawalan ako ng Pixie, then nagkaroon ako ng road bike. Then, ayun, at least nagkaroon ako ng mga kaibigan road bike. Doon ako nakapasok sa cycling talaga. Tapos, nung nag-road bike ako, medyo sulput-sulputan lang ako mag-bike. Kasi parang natigil ako noon. Kasi puro kain na lang ginawa ko. Tapos dun pumasok sa isip ko na parang gusto ko mag-pixie ulit kasi nakakita ko ng mga nagpipixie. Tapos parang sa isip-sip ko, ala, ganyan din ako dati, ganyan din yung ginagamit ko, na-miss ko. Dun pumasok na yung mga tropa ko nakikita ko na gusto ko mag-pixie, pinapahiram nila ako ng pixie. Then, ayun, nakagamit ng mga pixie siguro around 2 weeks. Akong nag-fixie, pinahiram ako. Neto lang, bago lang din. Maliit lang din kasi yung tropa ko, kaya sok sa akin yung fixie niya. Ayun, nagulat ako kasi yung mga ginagawa ko sa pag-fixie ko dati. Kasi medyo may alam-alam ako sa mga parang pag-skid, half-skid, whip-skid, long-skid. Yun, nagagawa ko pa. Tapos, nung nagka-fixie ako ulit, ayun, ginawa ko yung mga alam ko na ginagawa ko dati. Then, dun pumasok sa isip ko na kung ano talaga pala na sa puso mo, hindi pala talaga mawawala. Kasi, kahit na nawala ako sa pag-fixie ko noon, marunong pa ako mag-fixie. Parang kumbaga kung ano yung sipa ako dati, hindi naman ako matulin ba? Wait lang. Pwede na ako eh. Ready na, pwede. Galing pa kami Olonga po eh. Okay. Sorry. Na-interrupt tayo na class picture. May nagka-class picture. So ayun, buti may sipa pa ako sa pixie. Kaso wala akong pixie ngayon kasi out of budget pa ako sa pixie. Pero kung magkakaroon man, syempre eh. Kuhanin na agad natin yung pagkakataon na magka-pixie, di ba? May kwento na ako kasi mayroon akong worst na samplang dati. Siguro naranasan din to ng karamihan. Yung nasamplang ako, na-flatan ako, tas downhill sa tikling. Alam niyo yan, mga nagbabike sa tikling. Yung na-flatan ako front wheel ko. Then, dinala ako sa hospital. Ba't ako dinala? Dami ko lang naman sugat. Wala rin naman bali. First ko na semplang. Tapos dito rin sa SM, na semplang na rin, pedal strike. Kasi, naka-ano pa ako nun, ano ba? 172mm na crank arm. Tsaka, naka-170 na ako ngayon. Naka-172 ako dati. Yeah, shout out ko yung tropa ko, si Julian. Na bike check na rin siya dito. Siya yung tumulong sa akin sa SM. Dito yung SM eh.
Pero lagpas na. Siya yung tumulong sa akin na gamutin yung mga sugat ko. Nagpanggap pa siyang nurse. Julian, kung nanonood ka man, ang galing mo. At least, nagbabike na ulit si Julian. Siya yung nakadulan na color green nun. So, ayun. Dayo kayo dito minsan sa Marikina kasi maganda magbike dito. Nakikita niyo naman sa video. Sobrang payapa lang. Kalmado lang. Tsaka din na dayo rin dito ng mga nagbabike din kasi. Kumbaga, syempre, sa Manila. Ang hirap kasi palagi na lang building. Lagi na lang puro building na ikita. Tapos dito puro puno, may mga kubo pa. Marami rin tao, pero dapat social distancing pa din. Sa katulad niya, may mga nagbabike dito sa kubo dito. Sana magkaroon ako ng pixi. Nakakamiss. Sana may masalubong tayo dito na ka-pixi. Upo pa natin. Ganyan naman yun, diba? That friendly lang. Ito. Nasabi ko ba sa bike check kanina na yung gamit kong cranks is standard 53? Sabi ko naman siguro ata. Kung hindi ko man nasabi, sinasabi ko na ngayon. Dayo kayo dito. Ayun, may trail pa dito. Pwede mag-trail. Payapa. Sukat sa akin itong frame na ito eh. As you can see dun sa bike check, size small. Pero dapat sa akin XS eh. Kasi 5'3 yung height ko. So, dapat sa akin naka XS na frame. Then, kahit pa paano naka 110 na stem. Para sukat at gupistin na. Kaya pa dito. Tsaka sa mga nagbabalak din mag-road bike. Or pixie. Sa pixie, simulan natin. Hindi nyo kailangan naman na mamahalin agad. Kumbaga, kailangan nyo muna din kasi minsan matuto. Kailangan nyo matuto. Kaya alamin ko anong meron sa pag-pixie, pag road bike. Hindi naman kailangan mamahalin din agad. Kumbaga, kung ano yung kaya ba? Kasi pag-aaralan mo pa naman muna bago ka matuto, mag-aaral ka muna. Bago mo matutunan, marami ka pang pagdadaanan. Mga nagbabalak. Saka huwag kayong matatakot na porket pixie, walang preno. Hindi. Dapat ano lang. Malakas loob, tsaka kalmado lang. Kalmado lang sa pagbabay. Parang kami ngayon kalmado lang. Dito tayo sa ilog bandang Marikina. Tatawid tayo ng ilog. Kasi pupunta tayo sa famous dito na yung sa clock tower para din makita ni Sir David. Kasi parang madalang lang din ata siya dito sa Marikina eh. O gala natin siya. Ano mo yun? Tignan yung madaming tao. Konti na lang tao din kasi puro yun, may mga aso pa. Tanghali na din kasi. Tatawid tayo dito. Tatawid po tayo dito. Ilang kilo ba tong bike ko? Parang around 9 kilos ata, 8. Kalmahan mo lang, di ka mawawalan. Nang madulas.
maganda ng Marikina. Lalo sa gabi. Mas maganda dito, madaming ilaw. Kaso, mas kailangan natin mag-ingat ngayon kasi may COVID pa. Hindi natin nakikita yung kalaban. In short, hindi natin nakikita yung COVID. Kung sinong wala o sinong meron, kaya palagi tayo mag-iingat. So, tayo mas palagi para safe. So, yan. Mga nakasalubong natin, nakamas din. Lang. Daming ahon. May ahon pa nga dyan eh. Dyan. Pupunta ang clock tower. Dito ang madalas din dito eh. Dito sa side na to. Yung kanina kasi mall yun eh. Yung labor banks na kaninang dinaanan natin. I mean yung pinagsyotan natin. Mall yun. Tapos madalas palagi dun din may tiangge. And marami ding nakatambay na mga nagbabike. Ayan, nakikita nyo naman, puro ano dito. Puro mga bike shop. Dito pinanganak eh, kaya kabisado ko dito eh. Buti na, napasok ko yung cycling. Inspirasyon ko kasi noon si Daphne Fix. Kaya rin ako Fixie. Dito tayo sa palengke ng Marikina. Marami din bike shop dito eh. Alam mo yun? Kasi cycling friendly din tong Marikina. Maraming bike lane. Pero ewan ko ba't dito wala. Loh. So ayun. Kanina nasabi ko nga. Inspirasyon ko nga yung Daphne Fix. Sa pagpipixie dun nun. Kasi doon ako talaga natuto mag-fixie. O alam niyo yung Daphne Fix, naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Parang patayan sila mag-bike. Palagi silang downhill. Marikina. Kaya pa dito. Hindi ako nagmura. Okay. Siyempre, tangin na, dapat mabait. Ay, nagmura din. Dapat mabait lang.